Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni Dakilang Papa San Leon, isang pantas ng simbahan. Upang maging karapat, dapat tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayan ng nakatayo kay Apostol Pedro na batong matibay. Tugunin mo po ang panalangin ni Papa San Leon at ipagkaloob mong sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan. Ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga Hintil. Ipinangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos, sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga Hintil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko, ay pinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig.
tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa ay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo ang lahat. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Alleluia! Alleluia! Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50.
sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, "Ikaw, gaano ang utang mo?" Sumagot ito, "100 kabang trigo po." "Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang," wika niya. "Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasandibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi muna natin. Good afternoon! Biyernes muli, mga kapatid, araw ng ating debosyon. Palakpakan natin ang ating mahal na Pong Hesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat para sa kanya. Na? Talagang salamat, medyo tumigil ang ulan. Yung mga nasa labas nating kapatid, no? Mag-ingat po kayo dyan. Kaya siguro sabi nila, "Ay, kaya nga, Father, habang hindi pa umuulan, bilisan mo na. At baka ulanin kami dito sa labas." Pero hindi matitinag. Kahit itong mga laging nakatayo, hindi magpapatinag. Amen? Yung mga nakatayo, kaya pa? Yung mga nakaupo, wow. Baka naman, next Friday sila naman. Araw ngayon ng ating mas matinding pagpapakita. Biyernes ay araw ng isang matinding pagmamalaki ng pagmamahal natin. Wala tayong mga deboto, wala tayong maipagmamalaki maliban sa pagmamahal natin sa Poong Hesus Nazareno. Amen? Sabihin nga natin ng malakas, "Ako ay deboto ng Poong Nazareno." Wow, nagkasabay-sabay. Deboto ako. Pero ang tanong, mga kapatid, ito pinakikilala natin sa mga kamag-anak, kapitbahay, kaopisina. Deboto ako ng Poong Nazareno. Obvious naman, tingnan mo yung suot mo. Deboto ako ng Poong Nazareno. Pero minsan, siguro hindi ka lang nilang matanong. Ah, minsan, ako na magsasabi sa'yo. Minsan, nahihiya lang siguro yung mga kaopisina mo, kasama mo sa bahay. Hindi ka lang nilang matanong. Deboto ka? Talaga? Bakit ang bilis uminit ng ulo mo? Bakit pikun ka? Deboto ka? Ang lutong mong magmura. Deboto ka? Nagiging mayabang at madamot. Ang bilis mong magsinungaling at manakit. Paano mo ngayon ipapakilala, ipagmamalaki ang sarili mo bilang deboto? Alam niyo, mga kapatid, kahit magpapasko muna, kahit magbabagong taon muna, alam ko, tayong mga deboto ng Poong Hesus Nazareno, excited na tayo, natutuwa na tayo sa nalalapit na 9 ng Enero. Ilang linggo na lang yan. I am sure lahat tayo, iniisip natin, malapit na. Mag-a-9 na ng Enero. Pero sana, mga kapatid kong deboto, kayong mga nandito, nasa online, huwag lang sanang maputol ulit ang linya natin, ang connection natin kaninang umaga, naputol daw. Pero sana, tayong mga deboto, huwag natin kalimutan ang mahalagang paalala ni San Pablo sa mga taga-Roma sa unang pagbasa natin ngayon. Pakinggan natin pare-pareho ito.
Ano ang sabi ni Pablo? Kahit puspos tayo ng kabutihan, kahit puspos tayo ng katalinuhan at kayamanan, makinig tayo. Huwag tayong umasta na mas angat at lamang kesa iba. Kahit kitang-kita naman, napakatalino mong tao. Talented ka, mayaman ka, may tsura ka, mabuti kang tao, pero huwag mong isipin na angat at mas lamang ka kesa sa iba. Katulad ng ipinapangaral ni Pablo sa mga hindi pa nakakakilala, sa mga hindi pa naniniwala sa Diyos, sana ikaw din. Huwag mong ipagdadamot ang anumang maganda, anumang mabuting meron ka na pwedeng magpabuti at magligtas ng buhay ng iba. Ay bahala sila, basta ako naniniwala. Bahala sila, basta ako deboto ako. Bahala sila, basta ako maliligtas ako. Alam mo, hindi ka deboto, madamot kang tao. Kahapon, Webes, ang ating iThursday feeding program ng Quiapo. Alam nyo, medyo nabawasan sila. Sabi namin, siguro nasa bakasyon pa sila. Ito yung mga kapatid natin pinapakain, mga taga-Kalsada, tuwing Webes ng umaga. Dahil nga nung last week, November 2, wala muna sila. Kahapon umonte, walang 400. 358 lang sila kahapon. Alam nyo, minsan, nalulungkot ako. Kapag may lumalapit sa akin isa sa kanila at sasabihin sa akin na meron silang kasamang may ginagawang kalokohan. Nakakalungkot, pero minsan, natutuwa ako. Hindi sa pagsusumbong niya at pagiging sumbongera. Natutuwa ako sa kanya dahil hindi siya naduwag na tumayo at lumapit para itama ang pagkakamali ng kasama niya. Hindi biro yun, ha? Hindi madali ang tumayo para manindigan sa katotohanan. Hindi madali ang tumayo para gawin mo kung ano ang tama at mabuti. Pwede kanilang pagtawanan, pagtulungan, at pwedeng-pwede kanilang bawian. At mga kapatid, kung babalikan natin ang ebanghelyo natin, yung talinghaga ng ating ebanghelyo ngayon, kahit ang talinghagang ito ay tungkol sa katiwala ng mayamang nilulustay ang kanyang ari-arian. Yung kwento ng ebanghelyo natin, kahit ito ay tungkol dun sa mayaman na niloloko ng kanyang katiwala, huwag natin kalimutan. Yung taong nagsabi sa kanya, yung taong nagpaalam sa kanya ng maling ginagawa sa kanya ng kanyang katiwala. Hindi man pinangalanan yung taong lumapit sa mayaman, alam niyo mga kapatid, siguro sadyang bahagi ng paraan ng Diyos para itama, para iligtas tayo sa isang mali, sa isang masamang ginagawa natin sa buhay, ay ang mga taong hindi pagtatakpan, hindi kukonsintihin tayo, kundi tutulungan at tuturuan tayong magbago. Kaya humanda ka, hindi ka susukuan ng Diyos. Hindi uurungan ng Diyos ang katigasan ng ulo mo. Hindi aatrasan ng Diyos ang masama at maling ginagawa mo. Isang araw, makakahanap ka rin ng katapat mo. Isang taong ipadadala ng Diyos para itama ka. Alam nyo, isa sa mga nakaka durog ng pusong balitang
kahapon noong isang araw, kung nabalitaan po ninyo, yung aksidente nangyari sa Antipolo, yung apat na binatilyong namatay dahil sa car accident, ang bilis ng patakbo nila. Parang tinuklap yung bubong ng kotse nila. Alam nyo, nakakadurog ng pusong marinig yung nanay ng isa sa mga biktima. Hindi mo maipapaliwanag ang lungkot at sakit na mararamdaman ng isang magulang na mamatayan ng anak. Ano ang sabi nung nanay habang umiiyak siya? Sabi niya, sinabihan ko naman siya. Kaya kayong mga anak, makinig kayo, maniwala kayo. Para wala nang madagdagang isang nanay na kagaya niya. At mga kapatid, bago tayo mag-isip, makinig po kayo. Bago tayo mag-isip na sinisiraan ka lang, kinakainggitan ka lang, pinagtutulungan ka lang, bago ka mag-isip ng ganyan, huwag ka rin matakot harapin ang mga pagkakamali mo, ang kasalanan mo. Imbis na makipagtalo ka, imbis na magpasulsul ka sa mga maling tao sa paligid mo, tanggapin mo ang katotohanan. Matalino ka naman eh. May alam ka. Mabuti kang tao. Gamitin mo para magsimula ulit, para maligtas ka pa rin. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, bilang mga deboto, bilang mga Kristiyano, bilang mga taong nagpapakabuti sa mundo, huwag mo nang alagaan ang isang matagal ng kasinungalingan. Huwag mo nang ingatan ang isang maling bagay sa iyong isipan. Huwag mo nang patagalin ang isang masamang hangarin ng iyong kalooban. Huwag mong masamain ang anumang tapat at patas na pagtatama ng mga tao sa pagkakamali mo. At sana tayong lahat, hanggat nabubuhay pa tayo sa mundo, katulad ni San Pablo, taglay ang Espiritu Santo, imbis na paghihiganti, panlalamang at paninira ang inaatupag natin, sana ikabubuti at ikaliligtas ng iba ang inaambag natin. Mga kapatid, minsan pa, paalala sa'yo, deboto ka ng Poong Nazareno. Nagkakamali, pero laging handang matuto at handang magbago. Amen. Magsitayo ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating pong itutugon, Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno
sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Sama-sama pa rin nating ipagdasal ang agarang pagtatapos ng mga kaguluhan at digmaan sa mundo, lalong-lalo na sa gitnang silangan. Maghari nawa ang kapayapaan ni Kristo sa bawat pamilya at bansa. Ipagdasal natin ang lahat ng mga mag-e-exam, ang mga haharap sa mga pagsusulit at mga patimpalak. Ipagdasal natin ang mga may sakit at bilanggo, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, narito kami sa orasyon. Alak ay napayari namin sa'yo mula sa bangkay ng bubas at magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga alay ay narito't nakahanda. Ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng puok at ang mga tagapangasiwang iyong itinataguyod
ay makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Leon ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Masdan ninyo
ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Maasa, oh,
Panawagan, available na po ang opisyal na kalendaryo na para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon kapag Lunes hanggang Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, mayroon po tayong mga booths sa BPI entrance at Cardinal Sirin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. Sa finance office mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan na mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang namayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pakikinabang sa iyong sambayanan, hinihiling naming ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamtan nito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahahati kailanman. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay ipagdadasal natin ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Muli po mga kapatid, ang simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat hindi lamang sa inyong pagsisimba dito o online, kundi po sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga programa gawain ng ating simbahan. Yung pong mga financial na tulong ninyo sa ating finance office lamang ninyong ibibigay, yan po ay malaking tulong para sa mga estudyanteng tinutulungan ng ating simbahan, ang mga may sakit at ang iba pang mga humihingi ng tulong pinansyal. Yung pong mga in-kind donations, yung bigas, dilata, noodles, kape, sabon at malinis na tubig, doon po nakikita ninyo pag kayo ay pumipila nandun sa Benedict Building. Yan po ay binibigay natin,
Hindi lang kapag may kalamidad, lalo na po ngayon, papalapit na ang Kapaskuhan. Kung kayo ay nag-iisip ng pamaskong handog, maaari po kayo makipag-ugnayan sa ating social service office. Nung isang araw, nagdala po tayo sa Cavite at Laguna ng mga ayudang nanggagaling sa inyong kabutihan. Napakasarap umuwi ng ganito kainit ang sinag ng araw. Ipinapaalala sa iyo ng Panginoon, magliwanag ka sa iyong kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa lahat ng iyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Thank you.